welcome to our channel. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa edukasyon sa panahon ng pandemya. Paano natin na isasagawa ang edukasyon ngayon sa panahon ng na kumakalat po ang COVID-19? Pero bago natin po simulan ang ating talakayan, hinihiling ko po sa inyo na isubscribe nyo muna po ang aking YouTube channel, Don Dinet Vlog TV. At patuloy po tayo sa discussion tungkol sa edukasyon. Ano po? Sa panahon ng pandemya, ang kagawaran ng edukasyon ay nagsisikap kung paano natin mapapalago ang edukasyon dito sa ating Pilipinas. O paano nila maisasagawa ang maayos na edukasyon. Maraming pamamaraan ang ginawa ang DepEd kung paano nila maisasagawa ito. Una, nagkaroon sila ng virtual. Ang pangalawa, online learning. Ang pangatlo ay ang paggamit nila ng television, radyo at iba pa. Pero nakakabahala ang edukasyon ngayon sa panahong ito. Bakit kano? Kasi maraming kabataan na hindi nakakapag-aral ng maayos dahil sa kakulangan sa mga gadgets. Internet. Mahinang signal lalo na po sa mga probinsya na hindi maabot-abot ng signal ng mga internet natin. Pangalawa, may internet nga po tayo, ngunit wala naman tayo, kakulangan tayo sa load. Hindi po ba? Totoo, yun po nangyayari. That is a reality sa panahon ng pandemya. Wala tayong dapat sisihin sa panahon na ito. Sa edukasyon ito, wala tayong dapat sisihin. Hindi natin pwede sisihin ang mga guro, hindi natin pwede sisihin ang edukasyon, ang kagawaran ng edukasyon, at hindi rin natin pwede sisihin ang mga magulang. Sa sides ng mga guro, gustuhin man nila na makapagturo ng maayos at maibigay nila ang kaalaman at ma-share sa mga kabataan ang kanilang kaalaman para sa magandang edukasyon, ay hindi nila maigawa-sagawa dahil sa may protocol na tayo sinusunod na bawal ang face-to-face classes. Pangalawa, kagawaran ng edukasyon. Gustuhin man nila na may sagawa, pero milyon-milyon tayong mga mag-aaral. Milyon-milyon mga kabataan na susuportahan ng gobyerno. Gustuhin man nila may sagawa ito, nagamagawa sila ng maraming programa. Ngunit sa panahon talaga ngayon, medyo nahihirapan sila. Sa sides naman ng mga magulang, tumutulong ang mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak, pero nahihirapan din sila. Kalimitan talaga, in reality, sa mga tulad kong magulang, nagdadalawang isip ako, alin ang uunahin ko? Hanap buhay o module ng mga anak ko? Minsan nangyayari, inuuna talaga natin ang hanap buhay. Kasi doon nakasalalay kung paano tayo kakain sa pang-araw-araw at iba pa. Tapos gagawin natin, hahabulin natin yung mga modular na hindi nasasagot. Kalimitan nga, aminin man sa hindi po natin. Tayo na pong mga magulang ang sumasagot. Bakit? Kasi gusto natin mapabilis yung oras. Kung hihintayin natin ang mga bata, isa-isahin natin, paano na yung hanap buhay natin na kailangan natin kumita sa araw-araw? Tama po ba ako? Ang nakakaawa nito, guys, ang nakakaawa ang mga grade 1 o bagong tumutungtong sa edukasyon, ang mga grade 1 at kindergarten. Paano natin mabibigyan ng magandang pundasyon ang edukasyon ng isang batang bago pa lang tumutungtong? Paano natin may sasagawa ang pagbabasa nila, pagbibilang, at pagkukwenta? Ngayon, tayo nga po mga magulang nahihirapan. Opo, may medular tayo, pero nahihirapan tayong mga magulang na i-apply kung paano. Sa totoo po talaga, ang foundation of education, ang napaka-importante ay ang foundation ng grade 1, kinder. Para po yung isang gusali na kailangan matibay ang pundasyon. Habang tumataas siya,
kailangan maging matibay. Dahil kung mababa ang pundasyon at habang tumataas, posibleng bumagsak. Tama po. Pangalawa, ang kindergarten para din pong isang puno. Habang bata pa, tinutuwid na po siya para paglago niya, pagtaas niya ay maganda ang pagyabong, tuwid at nasa magandang direksyon. Pero hanga ako sa dedikasyon ng mga batang talaga nagpipilit mag-aral. Saludo po ako sa inyo. Talaga nagsisikap kayo kahit wala kayong mga cellphone. Kahit naghihirap ang buhay na isang mahirap ang buhay, sige lang, laban lang mga kabataan. Dahil kayo ang susunod na henerasyon ng ating lipunan. Nakikita ko sa mga YouTube channel na nagpa-viral, sa Facebook, na nakikita mo yung may mga bata nag-aaral sila sa ilalim ng puno na o sa taas ng bundok para lang makahagip sila ng signal. Yung iba na sa bubong. Tapos, yung mga kabataan na walang kuryente, walang TV, doon sila sa ilalim. Well, diba, wala pong ilaw sila dahil walang kuryente. Doon sila sa ilalim ng puno ng Meralco. Doon sila yung nahagip nila ng ilaw. Minsan nagtitinda sila, nandun sila, nag-aaral sila. Believe talaga ako. Muli po, saludo po sa inyong mga kabataan. Ganon din po sa mga teachers na talaga nagsusumikap. May hatid lang nila yung kaalaman nila. Napakasarap isipin ng mga kabataan na talaga nagsusumikap. Sana lahat ng kabataan ay ganyan. At talaga namang parang akong lumulutang pag nakikinig. Pansamantala po, ay dito ko muna po tinatapos ang aking video. At muli po, inanyayahan ko kayo isubscribe nyo po ulit ang aking YouTube channel, Dondinet Vlog TV, para po sa sunod na update po tungkol po ito sa mga pandemya, pagbagsak at pagbangon ng mga Pilipino sa kahirapan. In reality talaga, makikita nyo kung paano sila, paano nila hinarap ang pandemya, paano sila nalugmok at paano sila bumangon. At muli, thank you for watching dito sa ating video. Saludo po ako sa inyo.